So guys, merong nagtanong sa akin si language yung gamit niya. Sabi niya, what if daw, kunyari example, nag-input or nag-enter yung user ng 5 numbers or 5 integers. And then dun sa 5 integers, guys, kailangan kong malaman or ma-determine alin dun yung highest and alin dun yung lowest. After that, kailangan kong makita ano yung sum or yung total nung highest and nung lowest numbers. Si language yung gamit niya, guys, meron tayong dalawang method na gagamitin dyan. Yung ladder if or kung tawagin nila ladder if else statement. So, sobrang haba. Ladder if na lang. Ladder if at saka yung reassignment. So, umpisa natin. So, mag-code tayo ngayon. Si language yung gamit niya, guys. So, hashtag include and then std.io.h. So, ang ating function, int main, then parentheses, and then curly braces. Yan, guys. So, simulan natin, guys, sa pag-declare ng ating mga variables. I-declare natin yung variables natin. So, ano ba yung mga variables natin, guys? So, integers yun, di ba? Kasi number, eh. So, integers. So, nanghihingi tayo ng 5 number kay user. So, sabihin natin, n1, n2, n3, n4, n5. Lagyan natin ng end of statement. Huwag nyo kakalimutan. After that, guys, ang next variable natin, yung ating highest, lowest, and yung sum. So, lagyan natin yan, guys. Integers yun, yung ating highest, lowest, and then yung ating sum, yung total nung highest and lowest. After that, guys, kailangan naman natin ngayon i-code yung user input. Syempre, paano ma-enter ni user yung 5 number kung hindi natin lalagyan ng user input. So, lagay tayo ng display, printf muna. Nakalagay dyan, enter 5 numbers. So, sabihin na lang natin integers na lang kasi yun yung madalas ginagamit. Enter 5 integers. Ngayon, guys, what I recommend, maglagay kayo ng backslash n para hindi magulo. After that, end of the statement, baba tayo. So, ito, guys, print lang yan eh. Kumbaga, display lang. So, ngayon, anong code yung gagamitin natin para mabasa ni program yung in-enter ng user? So, gagamit tayo ng scan, F. Yan, scan F. And then, column. Core and quote, guys. So, ito yung ginagamit natin para magbasa ng digits, okay? Percent %D. So, dahil 5 yung i-enter ni user, 5 yung gagamitin natin. So, ang gagawin lang natin dyan is mag-copy ko na lang to para hindi na tayo mahirapan. So, space, isa pa, tatlo, apat, 5. So, after that, guys, kailangan na ngayon natin i-declare ulit kung anong variable. Saan natin siya ilalagay? So, kunyari, yung first digit, lagay natin siya sa N1. Yung ikalawa, ilagay natin sa N2. Katlo, ilagay natin sa N3. At sa N4, ikalima, ilagay natin sa N5. Yan, and then, end of the statement ulit. Okay, nagawa na natin. Na-declare na natin yung variables. Nalagay na natin yung print, yung user input. Next natin, guys, is kailangan natin bigyan ng value. Dahil yung N1, N2, N3, N4 is user input. So, ibig sabihin, yung ilalagay, enter ni user, yun yung magiging value ng 5. Eh, syempre, kailangan din natin bigyan ng value yung integers natin. Yung highest, lowest, and sum. So, simulan natin. Kunyari, ang highest natin, kasi kailangan natin magkaroon ng kunyari. Kunyari, ganun. Para makita natin kung totoo ba yung kunyari natin. So, yung mahilig magduda, yan, yung mga kunyari. Napaka-useful niyan, guys. Kunyari, ang highest natin, highest, yan, mali pa spell. Kunyari, ang ating highest is si N1. Huwag nyo makalimutan yan, guys, ha, yung end of the statement. At ang ating lowest naman is si N1 pa din. Kunyari lang naman. Para lang malaman natin kung totoo. O, diba, ganun lang yung logic nun. Kasi ang task natin, ba-determine natin alin ba sa 5 yung highest, alin yung lowest. So, kunyari, ang highest si N1 at ang lowest si N1 din. Next natin, guys, dito natin gagamitin yung first method, yung tinatawag na ladder if else statement or ladder if. So, it's a series of if. What if? Magsimula tayo sa kay N2 kasi sinabi na natin, nagkunyari na tayo na ang highest si N1. Simulan natin kay N2. Kunyari si N2 or si number 2 is greater than highest. Sino yung highest natin ulit? Si N1. Kung si N2 is greater than highest kay N1, ibig sabihin, hindi na si N1 yung highest. Si N2 na. O, diba? Nakita nyo yung logic. So, maglagay tayo ng braces dyan, curly braces. Ito na, dito na pumapasok yung ikalawang method, guys, which is reassignment. Dahil si N2 na yung highest, i-declare ulit natin yung highest. Papalitan na natin, hindi na si N1. Si N2 na yung highest. And then, end of the statement. So, talon tayo sa isa pang block. Kasi 5 sila eh. So, kailangan natin i-compare. What if naman, natapos na tayo kay N1, kay N2, nakita natin na ang highest sa kanilang dalawa si N2. Eh, si N3, di natin alam yung value eh. So, kailangan natin alamin ulit. What if ulit tayo? Parenthesis tayo. What if naman si N3? Si N3 naman, di natin alam yung value ni N3 eh. Kunyari naman, kung si N3 naman is mas greater than highest. Sino ulit yung highest natin? Hindi na si N1, na si N2 na. Kung greater si N3 kay N2, therefore, hindi na si N2 yung highest ngayon. Si N3 na. Magre-reassign ulit. Papalitan ulit natin yung value ni highest. Hindi na siya si N1, hindi na rin siya si N2, si N3 na siya.
Okay guys, nagets nyo ba? Highest. Highest is equals to entry. Sa entry na yung highest. And then, jump tayo ulit sa isa pang block. Kunyari naman, si N4 naman. Kasi, syempre, alam na natin na kay N2, kay entry, kay N1, sa tatlong yon ang highest natin, si entry. Nakita na natin na. So, si N4 naman ngayon. What if si N4 naman is greater than entry? Kasi si entry na yun yung highest eh. Pag nag-true, guys, ito yung catch dyan. Once na mag-true, ibig sabihin, nag-true. Oo, higher si N4 kesa kay entry. Ibig sabihin, magpo-proceed ka dun sa reassignment. Okay? Pero once mag-false yun, lalakaw ka dun. Once na mag-false, hindi magpo-proceed sa reassignment. Yun yung catch. Yun yung catch dun. So, what if naman si N4 is greater than entry? So, mapapalitan ulit. Kakaroon ulit ng reassignment. Mapapalitan na yung highest. Sino na yung highest natin ngayon? Si N4 na. Equals N4. End of the statement. And then another and the last. Kunyari naman si N5 naman, the last number. Si N5, sabihin natin, is greater than the new highest, which is N4. Pag nag-true yan, guys, mapapalitan ulit, marireassign ulit yan, guys. Ang magiging bagong highest natin, all in all, ang highest sa kanilang lahat is si N5. Siya yung highest, guys. So, in this point, guys, nasolve na natin yung first problem. Alam na natin, by comparing each of them, nakita natin na ang highest is si N5. Eh, ang task natin, kailangan nating alamin, alin yung highest, alin yung lowest, and yung sum ng highest and lowest. So, next natin, di alamin natin kung sino yung lowest. Parang uulitin lang natin yung proseso, pero papalitan natin yung variable, and then yung ating less than and greater than signs. Lagyan natin ng comment para hindi tayo malito. Kung yung nasa taas natin is yung highest, itong nasa baba natin, ito yung magiging lowest. So, if pa rin tayo, guys. If pa rin tayo. Kasi parang uulitin lang natin yung process. Papalitan lang natin. So, if back tayo kay N2 kasi ang nakita nyo yung lowest natin ha, si N1 pa rin. Kunyari naman guys, si N2 mas lowest siya kay N1. So ibig sabihin nun guys, marireassign na, mapapalitan na yung lowest. Ang mangyayari niyan, yung magiging lowest natin eh si ano na, si N2. All you have to do guys is repeat the process hanggang matapos mo yung lahat ng numbers. And then after that, madedetermine mo na kung alin yung highest and lowest. Okay guys, fast forward kasi sobrang haba tayo. So ayan, nalagay na natin lahat ng block of codes na kailangan natin. Ngayon naman, nakita na natin kung sino yung highest. Nakita na rin natin sino yung lowest. Kailangan naman natin ngayong alamin. Ang next task naman natin, guys, is kailangan nating malaman ano ba yung total nung highest and nung lowest pag pinag-add ko sila. So, dahil na-determine na ni program, guys, kung ano yung highest, ano yung lowest, madali na sa kanyang ipag-add yun. So, doon na papasok yung ikatlong variable natin, which is yung sum. Okay? So, lagay niya, sum. Ano ba yung sum? Yung lowest, ipa-plus natin sa highest. That would be the sum. Yan yung sum natin. Ano yung sum? Yung highest and lowest, that will be the sum. So ngayon, paano natin siya i-display? Ready, print guys. Baba tayo. Print F, parenthesis, double quote, quote and quote, kung ano man tawag dyan. Ang pinaka, sabihin natin ang pinaka highest. Okay, highest tayo. And then, I. Kung gusto ninyong i-display yung number, lagyan ninyo ng percent D. Okay, lagyan natin percent D. Lalabas yung digits. Digits ng alin. Since ang pinag-uusapan natin is pinaka-highest, ilalagay natin si highest. Comma yan. Comma yan, guys. Comma. Pero lalabas na kayo sa quote and quote. End of the statement. Lagyan natin ng backslash N para maganda. Para may laktaw-laktaw sila. Baba tayo. Print F let guys. Para makita natin kung ano ang pinaka-lowest. Type lang natin dyan. Quote and quote tayo. And then backslash N. And then, ang pinaka lowest, yan, ay percent D, tapos labas ka na sa quote and quote, lagyan mo ng comma and then the lowest, and then ito guys, ito yung medyo tricky, angat tayo, dikita sa screen. Paano natin ngayon i-display yung sum nung highest and lowest? So simple lang guys, print pa rin, print function, lagay natin dyan, parenthesis, quote and quote, and then hashtag N, hashtag backslash N pala, hashtag N talaga. Ang total sum ng dalawa, Tagalog ang Tagalog, ay lagay natin percent D, number, para makita yung number, lagay natin comma, sum. Bakit sum lang? Eh kasi yung sum, yung declaration natin yon is lowest plus highest is sum. Diba? Okay guys, irarun na natin siya guys. I-click ko na yung run. Ayan guys, nakita nyo? Nag-run siya. I-stop natin. Tingnan natin ulit. Run. Oh, ayan guys, lumabas na. Enter 5 integers. 1. Enter. 2. Enter. 3. Enter. 4. Sabi natin, yan yung mga integer. Enter. 5. So guys, nakalimang integers na ako. Pag in-enter ko to, kailangan may result na. Pag wala, error tayo guys ha. Ayan, lumabas na guys. Sabi dito, ang pinaka-highest ay 5, ang pinaka-lowest ay 1, ang total sum ng dalawa ay 6. Thank you so much for watching. Sana mag-follow kayo. Madali pa akong isa-share. And kung meron kayong mga gustong itanong, guys, please do follow our TikTok accounts and also my YouTube channel guys. Kung gusto nyo ng kompleto at juicy sa YouTube channel ko, nag-uumpisa lang ako guys. Also, I have a Facebook group if you want to reach me out. Yan, ba't sino ka ba? Hindi, joke lang. Pero totoo guys, meron akong Facebook group kung gusto ninyo sumari.
sinasabi. Okay? Thank you so much for watching. Sana nakatulong ako dun sa nag-chat sa akin na ano, pala daw yung gawin. Oh, syempre, kasi iniipon ko yung mga tanong guys eh. May mga nagtatanong. And then, naka-screenshot lahat yan. And then, one by one, yun yung ginagawan ko ng video as a solution dun sa mga nagtatanong. And thank you so much guys. Ikatlong thank you for watching. See you in my next video.